Kaya ang Jujutsu Kaisen Chapter 215 ay sa wakas na ilabas at ang mga tagahanga ay nagkakaroon ng magkahalong emosyon sa bagong development na nai-highlight ng chapter na ito. Ang spoiler ay ipinapakita si Yuji at Maki na nag-team up para labanan si Sukuna habang ang katawan ni Megumi ay tinatanggihan si Sukuna na humahadlang sa kanyang abilidad para lumaban. Sa nakaraang chapter makikita natin si Sukuna na nilalabanan ang galit na Itadori Yuji, sa kabila ng mga atake ni Sukuna, nagagawa ni Yuji na makalapit at labanan ng patas ang King of Curses. Sa karagdagan ng pagtanggi ni Megumi kay Sukuna ang nagdudulot para siya ay mag-atubili sa laban, habang ang kanyang cursed energy output ay nagsisimulang bumaba, kaya ang pamagat ng darating na chapter ay Fearsome Womb Part 7. Ayon sa spoiler makakakita tayo ng malaking curse na isda na lumilipad sa himpapawid ng lungsod, ayon din sa spoiler hinihingi ni Yuji kay Sukuna na kainin ang ilan sa kanyang kalungkutan, habang si Kenjaku at Uraume ay patungo sa kinaroroonan ng laban ni Sukuna at Yuji. At ang dalawa ay tila nagmamadali gaya ng makikita sa spoiler, sa darating na chapter din ay maipapakita si Maki na sinamahan si Yuji sa laban, at sa kanyang pisikal na kapangyarihan ang nagdulot ng maraming paggulo sa King of Curse. Ang pisikal na abilidad ni Maki ay kuminang sa laban na ito habang si Sukuna ay hindi magawang madepensahan ang kanyang sarili mula sa mga atake ni Maki. Ang mga atake mula kay Maki at Yuji ay masyado para pangasiwaan ni Sukuna, at mula sa leaks ng darating na chapter, ipinapakita si Sukuna na ang tanging magagawa lamang niya ay iwasan ang kanilang mga atake. Sa laban na ito, napagtanto ni Sukuna na ang katawan ni Megumi sa huli ay tatanggihan siya, kaya binaba niya ang output ng kanyang curse energy. Pagkatapos nito, inactivate ni Sukuna ang isang bagong spell na Spider's Thread na sumira sa landing spot ni na Yuji at Maki. Pagkatapos sinuntok ni Sukuna si Maki sa kanyang mukha, gayunpaman ito ay tila walang masyadong epekto kay Maki. Ang laban ng tatlo ay ginambala ni Uraume na inactivate ang kanyang curse technique na maximum output forced calm. Dahil dito si Maki at Yuji ay naging yelo pero ipinaalam ni Uraume kay Sukuna na pinahina niya ang yelong atake kay Yuji kung sakaling kailangan niya ng isang vessel, habang sina Sukuna at Uraume ay malapit nang umalis, nagawang makawala ni Yuji sa yelo at sinigawan si Sukuna. Ang chapter ay natapos kay Yuji na naiwang nakatayo sa lupa habang ang mga antagonist ay umalis. Ang Jujutsu Kaisen Chapter 215 ay nagmumukhang promising sa mga tagahanga sa ngayon, at sila ay na-hype na makita si Yuji at Maki na tinatalo si Sukuna at saktan ang kanyang ego sa loob ng ilang panel. Ang pagdating ni Uraume ay isang magandang pangwakas na sandali ng chapter at ito ay nagpapalugod sa mga tagahanga ng Jujutsu Kaisen, kaya dito natin tatapusin ang video natin ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.